Magandang panahon sa inyong lahat. Ito po ang sinagbabalik na si Lorsi at ituturo ko po sa inyo ano ang tsura ng cross iron mill. Gusto mo umigat, wait ka muna. Sayang na, dito ka na lang. Maaga pa naman. Tara at samahan niyo ako na ikutin ang mall na to habang tayo ay naglalakad. Cross Iron Mills is located in the northern part of Calgary and it is located in Rocky View Country. And if you want to do shopping, this place is a perfect place for you to do shopping because it has a lot of shopping stores that you can buy branded and non-branded items that you might need most. Honestly speaking, mas madami ang tao noon kaysa ngayon dahil sa pandemic. In any shopping stores or in malls, kailangan talaga nakamask ang mga tao pagka pumupunta kasi yun talaga ang mandatory para sa lahat just to be safe. Dati-rati pagka Black Friday saka Boxing Day, sobrang dami ng tao dito. Feeling ko ako lang yung tao sa mall kasi ang mga tao ay nasa mga bahay-bahay na at hindi na masyadong lumalabas at gumagala sa mall kasi marami talagang tao dito, hindi maiwasan. Even though it's still pandemic, there are still decorations all over the mall and people are still going there even though it's pandemic because they want to do shopping with their family or friends. Pero ako, naggala lang ako kasi gusto ko na talaga makita yung magandang mall. This is Cross Iron Mills na hindi ko na napupuntahan for a long time. Kaya masaya ako na nakita ko siya ulit at nakapaglakad sa mahabang-mahaba na mall na to. Wala tong second floor, third floor. As in, ito nga yung sister company ng Bond Mall sa Ontario, Canada. And this is located in Rocky View Country in Alberta, Canada. Kaya maganda talaga siya dito kung gusto mo talagang mag-shopping, di ba? It doesn't mean kung nasa mall ka, bibilhin mo lahat ng mga gusto mo. Siyempre, pwede ka naman mag-window shopping while seeing kung ano yung dapat talaga na bilhin at hindi yung mga gusto lang. Kung ano yung mga dapat na bilhin, mga basic necessities, di ba? Pero nasa sayo yan kung ano yung mga gusto mong bilhin. Okay, malapit na pala ako sa gusto kong bilhan. Ano kaya yun? Sports check. May check na sports. Hi guys, andito tayo ngayon sa may sports check. So, ang gagawin ko ay bibili ako ng something. Kasi meron binigay yung employer namin na free gift card. Yeah, so titignan natin kung ano kaya kong mabili sa Sport Check. Na nagkakahalagang $50. Try natin. Sige. Sige tayo sa... Siyempre. 40% 20%. Atos na lang. Ah. Ito, kaya lang bata ba? Ito, oh, $2. Hanap tayo ng mura-mura. 5 15 pala isa. Men naman yun. Ben, nag-nina.
bilhin. So yun guys, nakabili na rin ako at makakauwi na rin. So ang ganda ng panahon dito sa labas at sana ganito forever dito. Dito ang saya-saya. Hi guys, so ngayon nandito na ako sa bahay. So I'll let you see kung ano yung mga binili ko sa Sport Check. Yung $50 na gift card na ginamit ko, inabunuhan ko na lang para makabili ng mga iba pang mga produkto. Hindi lang yun. At meron pang iba, diba? So, ang purpose ko talaga guys, yung sa $50 na binigay yung employer namin, gusto ko din na I should have a gift to myself. Hindi puro work, work, work lang, diba? Work, work, place. Ito siya! Yan. Under Armour. So, yung size ko is 6.5. Ito siya! Sa patches! Yan. Ito. Kita nyo naman, di ba guys, dun sa store na yon kahit na naka-sale, ang daming mahal. Eh, mahal mo ba talaga ako? Or mura lang? Pamili ka. Sige, yung iba po pang binili, hindi lang yan. Ito. Tan-tararan. Madalas kasing sumasakit yung likod ko, kaya bumili ako nito. Ngan, di ko pa to natatry, pero feeling ko it could help, especially my upper back. Sobrang sakit. Bakit ganun? Iniiwan ako, pero hindi ako nang iwan. Well, binili ko din to. Naka-sale siya, guys. Ito kasi warmer na socks. Sobrang mainit siya sa loob. Kaya ko to nabili kasi naka-sale siya. Yung dati yung price, $12.99, $8.97 na lang. Yun lang ang nabili ko guys, so tatlong bagay lang ang binili ko kasi yun lang ang kaya ng aking budget. So, ang mga nagastos ko ay, so yun nga guys, yung ito yung resibo ko, makikita nyo yung bayad. Di ba mahal? Nasa 124.90. So, ang binayaran ko lang ay $74.90. Parang bumili na rin ako ng isang sapatos. So, guys, hindi talaga ako maluho. Kung ano yung kailangan, yun lang ang bibilhin ko. Pero, ang hindi lang talaga maitatanggi ay ang pagbili ng mga kung ano-ano. Lalo na sa pagkain. Ha 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 ha. Kaya food is life. Pero ngayon, I have a gift to myself. Kailangan, di ba? Yeah. Laging sumasakit yung sa mga paa ko. Kaya kailangan ko ng rubber shoes. And I hope you like my shopping with me challenge. Na save, pero I don't save. Please like and share and subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell button for future updates. And thank you and have a great day.